Aarkada na sa August 2 ang mahigit 2 pisong dagdag pasahe sa LRT 1 at 2. Pero ngayon pa lang, puwapalag na ang ilang commuter, lalo na ang mga estudyante. Live mula sa LRT Buendia Station, nasa frontline ang balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, anong reaksyon ng mga pasahero ng LRT sa taas pasahe? Julius Gretchen, alam nyo, ngayon pa nga lang ay umaalma na yung mga commuter na nakausap natin kanina. Sa tingin kasi nila, wrong timing ang pagpapatupad nitong fare hike, lalo't sasabay ito sa darating na pasukan ngayong Agosto. Pagdating ng August 2, sasalubungin ng taas pasahe sa tren ang mga commuter sa Metro Manila, lalo na ang mga back-to-school na estudyante. 2 pesos and 29 centavos ang idaragdag sa boarding fee o base fare ng LRT 1 at 2 at may dagdag pang 21 centavos sa kada kilometro. Kaya ang base fare ng single journey ticket nasa 15 pesos. Aabot naman ng 35 pesos ang pinakamahal na pasahe mula sa dating 30 pesos. Para naman sa mga gumagamit ng beep card sa LRT 1, mula 11 pesos, mayiging 14 pesos ang minimum fare. Aakyat din sa 35 pesos ang maximum fare. Sa mga gagamit naman ng beep card sa LRT 2, mayiging 15 pesos din ang base fare at 33 pesos ang pinakamataas na pasahe. Pasakit yan para sa mga pasahero. Mas mabigat po sa amin kasi bukod po sa tuition binabayaran, kaya other miscellaneous fee, yung pauwi din po, so double-double po yung gastos. Mahirap po kumita ng pera. Masyado pong mahirapan yung mga, lalo po yung mga students po, sa mga pamasahe po nila. Ayon sa grupong bayan, masyadong minadali ang pagpapatupad ng dagdag pasahe. Hindi man lang daw sila nabigyan ng pagkakataong umapela. Abril pa ngayon taon nang aprubahan ng taas pasahe sa LRT 1 at 2. Ipinagpaliban ang pagpapatupad dito para hindi masyadong mabigatan ang mga commuter. Lalo't tumataas din noon ang presyo ng mga bilihin. Pero tuloy na raw ito ngayon. Tutal, bumagal ang inflation. 2015 pa nang huling magtaas pasahe sa parehong linya ng LRT. Tumaas na yung presyo ng lahat, no? Yung pamasahe na lang sa LRT ang hindi tumataas. So, ganun din. Marami tayong gastusin sa pagpapatakbo at pag-maintain ng ating system. Hindi naman daw sinasadya ang pagkakasabay ng fare adjustment sa pagbubukas ng klase. Pero may pangako ang mga otoridad sa mga pasahero ng LRT. Gagamitin ang increase para ma-improve ang services para sa ating mga pasahero. And kung ano pa ang iba pang kailangan para maging mas komportable at accessible ang ating MRT at LRT sa ating mga pasahero. Inaasahan din na mag-taas ng pasahe ang MRT 3 matapos nga magtaas ng pasahe itong LRT Lines 1 at 2. Ang naging sistema kasi ay kailangan magpasa pa rin ng MRT 3 management ng petition sa DOTR. So susunod 2 linggo para maipatupad ito dahil nung kamakailan lang hindi sila napayagan dahil meron silang mga procedures na hindi natupad. Julius Gretchen. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.